the Daily Brad Devotions. Mm-mm. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Smile naman tayo dyan, Tuesday morning. Ganda umaga po mga kapatid. Mm-hmm. Okay, Brad Jeff, ngayon ba meron ka pa rin opisina o naka-day off ka rin because it's a holiday? Ted, naka-day off tayo. Alright, very very good. Sige. Maganda. So, ganda ng likod mo na mayamanin. Oo nga, para sa bagong buhok. Oo. Nagupit. Para si, ni Pastor Jeff, naka-BTS na hairstyle. Oo, lalong ano niya, maiintriga sa'yo si Consul Joe Asad. Maliwalas. Oo, salamat po. Nadidiligan ko naman, Ted. Nadidiligan ko yung mga halaman ko sa labas, kaya green na green. Sabi mo kaya, Consul Joe. Oo. Sana makarating ako sa ganyang klase ng bahay. sige, go ahead Brad, Tuesday morning, go ahead. Alright Ted, nanonood din sa atin ng pamilya ni Ronald Sarcos, Millie and Jello, thank you for watching. And happy 10th wedding anniversary sa kaibigan ko na si Anton at Buena Mercado. Ayan, so pagpatuloy nyo lang yan. Ted, Wisdom Tuesday, mga katuruan sa Book of Proverbs. Alam mo Ted, again, na-report na natin yung variant of concern na naman na pwedeng makapasok. Yung Omicron, di ba? Medyo laman lahat ng balita yan. So, even first world country, di ba? Parang walang magawa kundi magsara ng borders. Yung akala natin, unti-unti na nasusugpo ang COVID. Back, ngayon, parang back to square one pag nagkataon. Kaya, Ted, may mga katanungan tayo minsan, mga pangyayari dito sa mundo na parang mahirap hanapan ng kasagutan. Ano ba nangyayari sa mundo, sa mga susunod na taon? Makakaahon ba ekonomiya? Overcome ba natin tong COVID? Yung iba nga nakausap ko, Ted, dahil pastor ako, malapit na po ba pastor yung katapusan ng mundo? Sabi ko, mas takot ako sa katapusan ng buwan eh. Ang daming bayarin. Pero sabi ko, hindi ko alam kung katapusan na to ng mundo. Kasi even sa Bible, sinabi, wala nakakaalam. Makakapag-asawa na ba ako sa mga singles dyan? So ang tanong, Ted, may Diyos kaya na talagang in full control ng mga outcome na mga ganap dito sa earth. Ayan. Kaya ngayon, Ted, maganda tong kawikaan. This is Is 4. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. So si Lord daw hindi gumagawa ng parang arbitrary lang, walang plano. No, meron siyang goal at layunin. Sabi nga dito sa verse, kahit na nga ang masasama, itinalaga niya para sa kapahamakan. So purposeful daw, Ted, ang Diyos. Lahat ng pangyayari dito sa mundo ay magagamit niya sa kanyang purpose, sa kanyang ending. Sa huli, yung kanyang plano ang masusunod. May mga inaral tayo in the past, maraming plano ang tao, pero ang plano ng Diyos ultimately ang nasusunod. Maari, feeling natin lang, Ted, ano, sa mga nanonood, ano, parang feeling natin ang inibabaw yung kasamaan sa mundo. Yes, may free will po ang tao na talagang the best gift ni God. We are not created as robots. Otherwise, inutusan na lang ni Lord, di ba? Ilabas nyo na yung kung ano kailang ilabas dyan sa parmali, ano na yan, and all. Pero tayo po ay may karapatang mamiling magbahal sa Diyos o magkasala sa Diyos. Dahil He desires genuine love. At hindi yan magagawa ng isang robot. So ang Diyos po ay matalino. Binigyan tayo ng karapatang mamili. Pero kahit feeling natin minsan nangingibabaw kasamaan na tayo ang merong karapatang mamili, si Lord po is all-powerful, sovereign niya po niya ang nasusunod to accomplish His purpose sa huli. Kaya, Ted, chill lang tayo. Sa mga feeling natin, yung mga gumagawa ng kasalanan, hindi nakakaligtas sa paningin ng Diyos. Hindi po talaga nakakaligtas. There is an ultimate judge that will put everything in order. Kaya po, tayo naman na mga feeling natin nababalagoong, patuloy lang tayong gumawa ng tama. Kasi at the end po, hindi ka manabigyan ng hustisya dito sa lupa. May naghihintay sa iyo mas magandang reward sa heaven. At sa mga tao po, patuloy na lumalaban ng patas, laban lang tayo mga kapatid. Tsa, patuloy ka lang magbayad ng tax. Huwag kang gagaya sa iba and all. Laban lang tayo, gumawa ng tama because in the proper time, we will reap the harvest of righteousness. Sinabi rin sa Biblia. Tayo po yung magdasal para hindi tayo mawala ng pag-asa sa nangyayari sa paligid. Panginoong Jesus, salamat po. Dahil lahat na nalikha mo ay mayroong layunin, may purpose, may goal ka. Kaya nga Lord, even yung evil,
dito sa mundo na to, may proper ending din. Kaya kami, Lord, sa mga taong nanonood ngayon na parang pakiramdam nila, bakit parang nangingibabaw itong mga drug lords, gambling lords, mga kriminal. Lord, at the end, your plan, your goodness, your ways will always prevail. Kaya Lord, trabaho lang namin, manatili, number one, manatiling tapat sa'yo. Sa'yo lang kumapit, sa'yo lang magtiwala na alam mo ang ginagawa mo. At pangalawa, Lord, yung buhay namin, maging example sa mga nakakabata sa amin, sa mga taong tumitingala sa amin. Maging ehemplo kami ng pagiging maka-Diyos kahit madalas mahirap gawin. But by your grace, we can do it. At Lord, sa mga patuloy gumagawa ng kasamaan at ngayon ay humihinga pa, Lord, bigyan mo sila ng chance katulad ng prodigal son. Bumalik sa'yo. Pag sila'y nakakulong na, pag sila'y nasa drug rehab na, pag sila'y natalo na ng milyon-milyon sa sabong, Lord, pabalikin niyo po sila sa'yo at nang makamtan nila ang tunay na ligaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Panginoon, muli po we pray para po kay Brad Jeff, sa kanyang pamilya, sa kanilang simbahan at lahat po ng lingkod ng simbahan na ngayon po'y nakikinig at nanonood po sa amin. Amen. Mahal na Panginoon, bless their mission. And today, Lord, we pray na kami pong lahat ngayon ay iadya niyo po laban sa mga masasama. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Brad. So, extended ka sa iyong mga duties sa iyong tahanan. Kung kahapon ay nakapaglabada ka, malamang ngayon ay mamamalansya ka na. Kung natuyo. O sige. So Brad, thank you. I will catch you tomorrow, Wednesday. Yes, Ted. Cha, maraming salamat. Again, ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Aliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.